Video dia miap kan? Apa kan? Dia miap. Dia nak reaction. Pinat. Pinat. Ano amoy-amoy mo dyan? Baby, oh. Naka, busy-busy mag-amoy. Busy-busy mag-amoy-amoy. Yan, ganda pesto niya. Day 2 namin. Day 2 sa vaccine nung para sa ano niya. Parvo. So, ayan guys. Dito na kami sa My Rose Vet Animal Clinic. Sa 10:30 ang halos appointment namin. 10:60 na maaga-aga lang kasi kahapon medyo maraming tao. Dito kami. Ngayon parang wala masyadong ano, wala masyadong mga pasyente. So ano, second day na ng vaccine, parang ano kay Pinat, para tumulong sa pag-fight ng virus sa ano, sa parvo niya. So ayan siya kanina, nagda-drive ako, diyan lang siya sa ano. Kasi siyang pakialam, sinisira niya yung ano niya, yung ayos nung training pad niya, gusto na magpakuha. Yan, wala, busy siya. So mukhang malakas-lakas naman na siya. Malakas naman siya, kaya lang yun nga lang, medyo nawawala ng gana ng kumain. So ayan, pasok na kami. So ayan guys, papasok na, bali dapat kami sa loob, kaya lang sabi dito muna sa kotse. Wala naman tao, kung titignan nyo, walang tao eh, kaya lang merong isang parang isang ano, patient na nandun lang sa labas. Tapos sabi sa akin, wag na daw munang pumasok, antayin lang daw, natawagin muna kasi para hindi daw masyadong expose si Pinat dun sa ano, sa loob. Ewan ko kung bakit, basta yun ang ano nila. So wag daw munang pumasok, para ano, sa loob lang daw muna ng kotse, tatawagin pag iaano na siya. Siguro meron silang ginagawang ano, parang may ng protocol nila na gano'n. Siguro pag mayroong aso na medyo may ano yung sakit, hindi agad nila pinapapasok yung iba. Masakit lang. Minsan sa pangalawa umiiyak kasi tanda na. Tapos na. Hindi. So ayan po, nandito na uli kami sa Rose Vet Animal Clinic. So nandito na kami, third day na ng vaccine. Hindi ko alam kung anong tawag na sa vaccine niya, parang antibody o ano. Tatanong natin mamaya kung anong tawag talaga sa injection sa kanya na 5 days straight. So ayan po si Pinat, natulog sa biyahe kapo, na likot-likot ngayon naman tulog. Pinat! Antok nga. Ginising lang kasi yung kanina nung alis kami. So ayan, pasok na tayo.
Itong antibody kasi yung nakukuha sa bakuna. Sabi naman na sila. Relax po. Wait lang. Relax po. Very good. Okay. Ah, ganun lang kadali. Ano mo talagang di umiyak ngayon, nakapan. Hindi na umiyak ka. Sanay na siya. Magaling na daw kasi siya. Magaling na po ko eh. Galing ng pinatay. So, sobrang likot pa rin po kahit anong pigil na huwag maglaro. Kahit andit lang po ng area niya, wala. Sobrang likot pa rin po talaga. Pili mo na ice cream. May batang antok. Antok na pagod. Tulog. Pagod ka sa vaccine, sa injection. Guys, update pala sa, kita niyo si Peanut doon. So, ito na ika-third day ng kanyang nagpa-vaccine sila kanina. Ay, vaccine, nag-injection na kanina ng antibody. Si Peanut, ika-third day ng antibody niya. Pero parang ika-seventh or sixth day ng parvo niya. And kakapukos lang niya. Actually, nag-worry ako kanina pa kasi parang 30 hours na hindi nagpo-poops pero nagpo-poops na ulit siya. Given naman na matagal siya magpo-poops ngayon kasi konti lang yung kinakain niya. And yun, yung poops niya very solid na talaga. Ay, sinusugod ako! Kita niyo ba guys? Ayan o! Oh. Ayan, sinusugod ako! Bye! Bakit nalito ba kay mami? Sama ka sa vlog? Sama ka sa vlog? Ayun, very solid na yung poops niya. Nagtataka siguro si Pina, sinong kausap mo mami? Very solid na yung poops niya and kahit paano kumakain na siya. Kanina, nandun kami sa lamesa, kinain yung chicken and rice na siya. Yan, siya na yung kusang kumain kanina ng chicken and rice niya. Pero may times na, tinatalon ako guys, kaya doon sa likod ko. Ayan, ayan si Peanut to. Peanut? Hi! Peanut! Peanut! Saan pa sa akin kasi yung buhok ko. Mahilig sa buhok ang dogs kasi, di ba? Ayan. So, ayun guys, nawawala ako Peanut sa concentration, sa focus. Tawag dito, siya na yung kusang nagkain kanina ng chicken and rice niya dun sa lamesa. Sa lamesa niya din nila, dilaan, nilagay namin sa lamesa. Pero may mga times na susubuan pa namin siya. Tapos, nag-blend kami kasi wala talagang mabiling Royal Canin na recovery dito sa lugar namin. So, ang ginawa na lang namin yung Royal Canin na, ano niya, na dog food niya, binlend namin kasama ang water para medyo soft. Yung food niya, mas madali niya ma-digest. Tsaka chicken na may konting-konting rice. Pero minsan, mas gusto niya yung pure chicken lang na pinakuluhan na walang timpla. And we're very happy kasi sobrang lakas ni Peanut. As in, the entire parvo journey niya, talagang sobrang masigla lang si Peanut. Never siyang nanghina. May mga times na mahaba yung tulog niya. Pero pagkagising niya, very playful. And ayan, nagwawala talaga. Tingnan niyo naman. Ganyan siya, the entire parvo journey niya. Talagang nangyari lang sa mga 2 days diarrhea. Tapos na wala ng appetite. Ayun, pero ayan na siya ngayon. Baby, come here. So, ayan, i-update pa rin namin kayo sa mga susunod na araw. Pero of course, 1 week observation pa rin siya. Para ma-sure, pero sobrang positive na ng feedback ng vet niya na maganda yung response ng katawan ni Peanut. And ayun, nakakatuwa kasi sobrang okay niya dito sa parvo journey niya. Never siya nanghina. And ang dami ko napanood talaga ng parvo journey sa YouTube. And lahat talaga, nagiging parang bedridden yung dog nila ng for few days. Nagsusuka talaga ng milko na may blood. Nagpupus na may blood. Luckily si Peanut, hindi siya ganun. Pero yun, nag-test talaga siya ng positive sa parvo. Pero maganda kasi malakas lumaban yung katawan ni Peanut. So ayan, naglalaro na siya. And i-update namin kayo ulit tomorrow. Pag natapos ng ika-5 day siguro ng vaccine ni Peanut or maybe tomorrow i-upload ko itong video na to. Or basta matapos lang yung ika-5 day ng injection niya. Hindi ba di umiyak ka? Papa nga, hindi umiyak. Ayan guys, tulog na si Peanut. Peanut? Tulog na ikaw? Tulog ka na?
Yan, tulog na siya katatapos lang nung ano niya, yung vaccine niya na pang apat na kami. So ayan. Wala masyadong tao. Meron ka pagalis namin, meron ka dadating lang na isa. So Friday na ang balik namin. Pero maganda na yung sign ni Peanut. Ganda na ng poops niya, hindi siya nagsuka. Yan, antok na kasi bulog yan ng paalis namin kaya antok pa siya. So isa na lang, tapos follow up check up na kami ng March 6. Peanut! Nasaan light natin? Hala! Huwag mo kainin niya! Wala na yung tali, wala na. Ay nako. Ayan po si Peanut. Tapatan natin siya ng ilaw. Peanut! Ay! Peanut! Ano yan? Peanut! Hi guys! So, andito ako sa labas kasi natutulog si Peanut sa loob. Ayaw ko siyang maistorbo. And i-insert ko na lang clip kanina na kinuwanan ko kung gaano kasigla si Peanut. And ayan, itong video na to, itong part na to ay magiging sit-in video na pag-discuss ko sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari kay Peanut. So, last Sunday, dinala namin siya sa vet kasi na-observe namin na merong changes na nangyari kay Peanut. Isa sa napansin namin is nawala na siya ng ganang kumain. Pero prior to that, parang 3 days bago yun is nagka-diarrhea si Peanut. As in, watery stool. Meron pa siyang moment na yung poops niya is sabog talaga na sobrang matubig. As in, sabog, ganyan. And then, akala naman namin kaya nagkaganyan si Peanut is kasi from nag-stop siya ng milk dahil ayaw niya i-take yung milk niya. Tapos biglang nag-milk siya ulit nung gabi na yon. Pero hindi naman yun yung reason. Pasensya na rin sa mga kahol na asa guys. Hindi yun yung reason pala kung bakit siya nagtatae. So, nung Sunday na dinala namin siya sa vet para mapatingnan kung bakit siya nawawala ng ganang kumain. Kailangan ang gagawin pa sa kanya guys ay susubuan mo pa siya para lang kumain si Peanut. And, ayun, sabi ng vet sa amin, actually, nakakatuwa nga kasi nung nakita nila si Peanut, nilagay nila parang dun sa ordinary na check-up pa nila, hindi dun sa parang pag may sakit talaga yung dogs mo. So, akala nila walang sakit si Peanut. So, sinabi kong nag-watery stool, ganyan, nagsabog yung poops niya. So, nilipat siya ng room. Tapos, sabi, ma'am, ipa-parvo test po namin siya. Sabi ko, sige po, no problem. Sa likod ng isip ko, walang parvo si Peanut kasi sobrang playful niya guys. Kasi hindi siya nawawala ng energy. Very energetic siya. Pero ayun, lumabas yung result. Parvo positive si Peanut. And sobrang hindi ko alam yung iisipin ko nung mga oras na yun. Tinawag ko talaga si Jowa kasi one parent lang ang allowed sa loob ng vet. Kasi iniiwasan na maging crowded din sa loob. So, tinawag ko agad si Joa kasi hindi ko alam yung iisipin ko na ba't nagka-parvo si Peanut. Ano na lang gagawin namin kay Peanut. Hindi ko kakayanin pag nawala si Peanut, ganyan. So, tinawag ko si Joa. Sabi ko nga sa kanya, parvo si Peanut. So, si Joa rin, sobrang worried siya. Dahil sobrang love na love ni Joa si Peanut. Kasi parang anak namin si Peanut dito sa bahay. Ayun na nga. So, tinanong namin dun sa vet. May chance po ba si Peanut na malagpasan tong kanyang pinagdadaanan? Sabi naman ng vet, depende naman din talaga yan sa response ng katawan ng mga fur babies natin. And nakikita naman daw nila na so far, okay si Peanut ng mga panahon na yon. Hindi na namin guys pala na document yung first day niya kasi parang hindi ko na naisipang mag-vlog. Para kasing nawala na sa isip ko yun dahil parang uunahin ko na syempre yung kapakanan ng baby ko bago ako makapag-vlog. Kaya hindi na namin na document yung moment na yon, hindi one niya na dinala namin siya sa vet. And tinanong namin sa vet if need ba siya i-confine. Sabi sa itsura ni Peanut noong mga panahon na yon, hindi. Kasi mukha talaga siyang okay guys. Pero pag dumating yung tayo na medyo manghina doon, syempre na-advise sila na ibalik si Peanut doon. And then sabi lang sa amin ng vet is sasaksakan nila ng antibody si Peanut for 5 days. So yun yung ginagawa namin na sinasaksakan siya ng canopy. And then
yun, meron siyang mga medication na tinitake. Papakita ko sa inyo. So, habang kinukuha ni Jowa yung mga gamot, ipapakita ko sa inyo. May suspension na kami talaga, guys, kung saan nakuha ni Kinet yung parvo niya. Alam namin hindi dun sa paglabas namin nakasama namin si Peanut, kasi pagkasama namin si Peanut, guys, never talaga namin nilapag yan kung saan-saan. As in, karga lang talaga namin. Dahil ayaw namin siyang ilalapag sa sahig, sa simento, na hindi dito sa bahay. Kahit na dito sa bahay, guys, eh. Parang once lang siya nakatapak dito sa gate namin. Pero other than that, wala na. And nung binilang namin yung incubation period ng virus, saktong-sakto siya doon sa pagdala namin sa kanya doon sa previous vet niya. Sure kami, nung kinuha namin si Tina, wala siyang parvo. Kasi bago pa siya amin siya ibigay nung ni Sir JC or ni JC Dog Republic, may parvo test talaga siya nang kaharap kami, and negative si Peanut sa parvo test that time. And napansin kasi namin dun sa vet na pinagdala namin sa kanya nitong after dun kay Sir JC, di ba nilipat namin siya ng vet na mas malapit dito sa amin, napansin namin talaga na poor yung sanitation nila. Di ba, syempre guys, dahil nga ang mga aso, meron silang mga sakit na malala kagaya din nating mga tao, na pag hindi tayo nag-sanitize, mahahawa yung mga fur babies natin. So, yun lang yung napansin namin, na 2 consecutive visits na yung ginagawa namin doon. Pero talagang right after ng isang patient, hindi talaga sinasanitize yung surface sa paglalapagan ng pets nyo. Kahit yung hahawak sa kanya, hindi nagsasanitize ng hand. Siyempre kung sino-sinong pet na yung nahawakan. So, based sa incubation period din, syempre guys, nurse ako, aware din ako sa mga incubation period na yan. Based sa incubation period ng parvo is, saktong-sakto yung date talaga ng pagpunta namin doon, or doon kami nang galing. So, ayun talaga guys, yun yung masakit doon. Kaya nag-decide kami, nung dadali namin siya ng vet, hindi namin siya doon dinala. Dinala namin siya doon sa vet na pinagdadalahan ng friend ko sa mga fur babies niya. And sobrang okay doon, guys, kasi doon sa Rose Vet, sa meron siyang sa Brookside General Trias Cavite namin siya dinadala ngayon. Sobrang okay doon, guys, sa Rose Vet, kasi every hawak nila sa dogs, every paglalapagan ng dogs, laging sinasanitize talaga. And kung meron mang malalang patient na sa labas ng clinic, para hindi makahawa doon, hindi ma-contaminate yung buong clinic ng virus. Kaya sobrang swerte namin na sobrang gagaling din ng mga vet doon, and sobrang mabait at gentle nila sa dogs. Parang si Peanut na yun, hindi na siya umiiyak sa injection sa kanya, kasi napakagagaan ng kamay ng mga vet doon. So, ayun. Sabi nga nung vet kay Peanut is hindi siya kailangan i-confine kasi he's looking great, he's looking good, maganda yung parang pinapakita ni Peanut nung mga araw na yun. And umuwi kami sa bahay na merong mga gamot at yung mga nireseta sa kanya, guys. Actually, nag-film na ako ng sitting video nung isang araw, kaso madilim sa loob ng bahay, kaya inulit ko na lang ngayon. At yung mga nireseta kay Peanut, so binigyan siya ng dextrose powder. Ito, hinahalo namin sa water. Tapos, gumagawa kami ng water na ready na iinumin niya anytime. Tapos bukod doon, nagpo-push pa ako ng water sa kanya para sure na hindi siya ma-dehydrate at mas malabanan niya yung virus, kasi iihi siya ng iihi. And then guys, maganda lang kay Peanut, alam nyo, kasi dito sa parvo journey niya na to, never nagsuka si Peanut. As in, diarrhea lang for 2 days. Never din siyang nanghina. Hindi nagpakita si Peanut na parang nanghina siya. As in, walang weakness. Everyday energetic. Napapagod na kami kaka-play sa kanya kasi gusto niya lagi playtime pagkagising niya after niyang matulog. So, ayun. Ito, binigay sa kanya itong dextrose powder. Ito, hinahalo ko lang sa water. 1 to 2 tablespoon ng ganito sa isang glass of water or 250 ml. Tapos ipupush nyo lang yun, guys. Pero i-complete nyo rin kung gaano kadami yung kailangan na water ng puppies nyo or ng fur babies nyo sa isang araw. Baka mamaya paubos yung isang baso sa kanila. Diba? Hindi naman okay din na so masobrahan sila sa water sa katawan or ng liquid sa katawan. Kumbaga, ilalabas lang din nila ng ilalabas. Hindi rin mareretain yung fluid sa katawan nila. So, ayan, yung tinitake ni Peanut na water ngayon is dextrose powder. And then,
ito ni mga nireseta sa kanyang gamot. Binigyan siya ng Black Yeast Beta-Glucan na Black Armor. Actually, feeling ko talaga malaking bagay na si Peanut bago pa siya, kung baga nung kinuha namin siya kay Sir JC Dogrepas sa JC Dog Republic is marami na siyang supplements na tinitake. Meron siyang Nutriplus Gel. Bukod dito, nagtitake si Peanut ng Calcium Aid. Nagtitake siya ng Black Armor. Ito, tinitake niya na talaga to guys bago pa i-reseta. Tapos meron pa siya nung probiotics na Immunopro. So, sobrang daming tinitake ni Peanut na supplement. Kaya feeling namin malakas yung katawan talaga ni Peanut. And napatunayan talaga namin na malakas yung katawan niya. And then, binilan din namin siya ng Nutriblend Gel na gustong-gusto din niya itong dalawa na to. Parang sinasalit-salitan namin. Prior pa yan na magkaroon siya ng sakit. Tapos yung nagkasakit siya, ito yung mga nareseta sa kanya. Dextrose powder, itong Black Armor every 6 hours, 0.5 ml. Tapos meron din siyang multivitamins once a day, 0.5 ml. Tapos meron din siyang amoxicillin, 0.5 ml every 12 hours. Ito yung for 7 days niya. Tapos ito namang metronidazole. Kasi guys, kaya siya merong metronidazole. Once na ang dogs pala ay nagka-parvo, nagkakaroon sila ng protozoal na protozoal infection, parang ganun. So, parang sa tao lang din, 'di ba? May protozoal din sila. Ayun, kaya binigyan din siya ng ganitong metronidazole. So, ayan yung tinitik niya. Ano rin to? 0.5 ml every 12 hours. Hindi ko maalala kung ano yung 10 days. So, malamang ito yung for 10 days. Yung kanyang metronidazole. Nasa reseta na yan, guys. So, ayan yung mga tinitik ni Peanut ngayon na gamot. And, sobrang okay na ni Peanut. He is a parvo survivor. Yun lang yung maganda sa kanya, guys, is hindi niya na-experience ma-dehydrate. Kaya hindi siya nanghina. Usually kasi ang sabi daw sa parvo, once na ma-dehydrate, doon ang hina. Kasi syempre, kakasukat tae nung fur baby nyo or ng alaga nyo. Talagang syempre, manghihina talaga. So, kailangan talaga guys is once na ma-detect nyo na merong changes sa fur babies nyo, nakita nyo medyo nagbago yung way ng pag-poops niya, na walang siya ng ganang kumain, medyo parang nakikita niyong lethargic siya, or nakikita niyong hindi siya masyado nagpi-play, ganyan, dali niyo agad sa vet. Kasi minsan pala yung mga parvo cases, kaya nauuwi sa pagkamatay or sa death yung mga fur babies natin kasi late na nadadala. Kung mas maaga nyo sila palang nadadala, malaki yung chances na makasurvive sila at malabanan nila yung parvo. Bukod dito sa mga to guys, ini-injectan si Peanut ng Canlopy na antibody para sa parvo niya, straight yun na 5 days. And then right after that, 2 weeks or sa March 6, yung balik nila ni Jowa sa vet para magpa-shot ulit ng regular 5-in-1. 2 shots. Isang shots. Kasi nakatatlong shot na si Peanut guys ng 5-in-1 bago pa siya magka-parvo. Kaya kahit papano, sabi rin nung vet, meron na siya kahit kumagay yung katawan ni Peanut is familiar na dun sa virus. Kaya siguro kaya naging ganun yung response ng katawan niya. So, we are very lucky and thankful na si Peanut is diarrhea line experience niya. Tapos 2 days lang and then wala pang blood. Ang maganda pa kay Peanut ngayon yung pag-poops niya. Yung regular na poops niya na matigas, buo na, tapos kahit papano, siya na yung nag-initiate kumain, kumukuha na siya ng kusa ng pagkain sa kamay ko, hindi ko na minsan kailangan isubo, unti-unti na bumabalik yung appetite niya, yung ibang treats niya, kinakain na rin niya, kaya alam mong nandun na siya sa, sobrang okay niya na, as in talaga sobrang harap niya na guys, as in ganun na talaga. So, ayan yung journey ni Peanut sa parvo. And guys, kung yung pets nyo nagkaroon ng parvo, don't lose hope. Maganda talaga, once na may changes talaga is maagapan agad. Kaya maganda talaga, nakabantay kayo sa mga fur babies nyo. Kasi hindi naman sila nakakapagsalita.
para sabihin sa atin na oh, masakit yung tiyan ko, ah, ganito yung nararamdaman ko, wala. So, tayo dapat talaga yung nakikiramdam sa kanila pag may nagbago sa kanila. And by the time na may nagbago sa kanila, dali na agad natin sila sa vet para hindi na lumala yung nararamdaman nila kasi kawawa naman talaga sila. And lalo na si Peanut, guys, for us, he is very special kasi sobrang liit ni, kumbaga, natatakot kami talaga nung nalaman namin parvo siya. Natatakot kami kasi iniisip namin na paano yan? Ang liit-liit ni Peanut, kakayanin ba ng katawan niya? Umiyak yung ate ko nung inuwi namin si Peanut na sinabi nga namin may parvo. Tapos ako maiyak-iyak na din kasi super baby talaga namin si Peanut dito sa bahay. And sobrang yung happiness na binibigay niya sa amin. Kaya hindi namin kakayanin kung may mangyayari sa kanya. Alam mo yun, parang one month, more than a month pa lang siya nandito sa amin. Pero super love na love na love na love na love namin siya. And sobrang spoiled ni Peanut sa amin. Kaya, ayun, buti na lang naagapan. And buti na lang talaga ay na-survive niya yung parvo. At hindi malala yung experience niya. Very mild lang yung mga symptoms niya. Pero guys, hindi lahat ng fur babies pare-parehas yung experience sa parvo. Iba talaga. Maraming signs and symptoms na lumalabas. And guys, itong mga medication na to, huwag niyong ititake kung ano yung kagaya na naka-prescribe kay Peanut kasi iba-iba yung sizes ng dogs natin. Kinocompute yan based sa kanilang body weight, sa body size nila. Kaya mas maganda talaga magpapacheck kayo sa vet. Yung iba, mga home remedies yung ginagawa. Pero mas okay pa din na kahit papano merong prescription ng vet para ma-sure kayo at mas tama yung maibigay nyo sa inyong mga fur babies. So, ayan guys, ang journey ni Peanut sa kanyang parvo, and we are very thankful and nagpapasalamat kami sa taas na ayan, okay na okay si Peanut. So, ayan guys, alagaan nyo mabuti mga fur babies nyo kasi mga fur babies natin, ituring natin silang mga anak natin kasi, diba, kinuha natin sila. Ibig sabihin, it's our responsibility to take care of them and ibigay sa kanila yung love na deserve nila. So, ayan guys, kung meron mang may parvo sa mga pets nyo, don't lose hope kasi kung nakikita nyo lumalaban yung fur babies nyo, lumaban din kayo para sa kanila kasi sa kanila sila, sa kanila, kumbaga yung fur babies nyo, sa atin sila uhugot ng lakas ng loob. So, thank you so much guys for watching and I hope to see you on my next video. Bye-bye! Maraming salamat!